nagdi-daily water change sila ako para maiwasan ang ammonia build up sa tubig. Ito, tawag nila PO1. Ayan. Maliliit siya na granules. Ang feeding ko nito guys sa mga isda is 2 to 3 times a day. Good day guys, and it's another day of ornamental fish breeding and keeping. And for today's video guys, titingnan natin ang aking mga molly kung okay na sila, wala silang sakit at wala silang mga parasite. And syempre tuturuan ko kayo kung paano nyo ma-determine ang male tsaka female na blue polar para sa inyong breeding. But before that, samahan nyo muna ako, pakainin natin ang aking mga alaga dito sa aking munting ornamental fish farm. So tara na! Pag mga guppy, molly, or anything na live bearer, ang pinapakain ko guys ay PO1. So ito ngayon, pakainin natin to ng PO1. Ito guys ang PO1, maliliit siya na granules. O, sinking pellet din siya guys. Kaya lang sobrang liit niya, nag-floating siya. So ayan, kung mapansin nyo, may nag-float and then meron din mga nag-sinking. Anyway, okay lang yan kasi kakainin naman yan ng molly tsaka guppy, itong mga live bearers ko. Dito na yung molly na binili ko last time. So ito, pakainin din natin to ng PO1 and try natin i-bisitahin, i-observe no, kung ano ang nangyayari na dito sa quarantine tank ng aking molly. And so ito mga balloon molly. And ito na guys yung molly na binili ko na naka-quarantine pa hanggat ngayon. Yan sila. Then ito next yung black tsaka Dalmatian na molly. So far so good guys ang mga molly. Eh, hindi sila nag-wiggle, hindi nag-clumps yung mga fins nila. And napaka-active nila. And so maganda yung napili natin na molly na from the pet shop. So okay na talaga yung molly guys. But anyway, kailangan pa rin natin sila i-quarantine dito for 1 week talaga. No? Kasi makaiwas tayo sa parasite. Kasi ang parasite, minsan tumutubo yan siya ng 7 days. So, try pa rin natin observe kung mayroong tutubo sa katawan nila. Pero kung wala naman, then we are sure na safe na talaga tong mga molly natin. Ngayon, dito tayo mag-feeding ng mga guppy ko and molly din dito sa mga reef tub na to. So ito yung mga breeding tank ko ng mga live bearers. Ito lang setup ko guys. Yan, mga reef tub lang yan siya. Then mayroong mga aquatic plants. So dito guys ang aking mga molly. So may mga anak na rin to, ayan oh. Dami ng mga anak. So pakainin natin to. Ayan. So balloon molly yan guys na layer tail. So pakainin natin ng PO1. Ayan. So sanay na yan sila guys sa PO1. Ayan. So yan, kakainin din yan ng mga maliliit. And case yung mga maliliit o, dami na nila. So ganito lang na setup guys pag nagbreeding ka ng molly. Ayan, so hopefully dadami sila dito. And ayan, pagka medyo malaki-laki na yung mga maliliit na yan, tanggalin natin, lagayin natin dun sa aquarium, doon natin palakihin. Dito naman sa tank na to guys ay ang aking mga guppy. Ayan, so ganyan lang guys yung setup niya guppies. So pakainin natin ng
ito, ibang klase ito guys na granules. Ayan, mas maganda to kaysa POI. Makainin natin. So ayan guys, kung may mapansin kayo, yung mga tetra. Ito guys ay guppy din, guppy breeding tank rin to. Ayan, kung mapansin nyo, maraming aquatic plants. Problema kasi nito guys sa mga aquatic plants, ayan, nagatabon sila dito, no? At saka minsan yung palaka pumapasok dito, kaya ayan, nakalat. So ganyan lang dapat yung mga aquatic plants. Ayan, may space dyan para sa papakain natin yung mga guppy. Ayan, dami na nila guys, mga tiger guppies lang yan. Ayan, pakain tayo. So sanay na rin yan guys yung mga guppy sa fish food na pinapakain ko sa kanila. Ganito lang guys ang setup ng aking guppy breeding saka molly tetra breeding. So napaka-simple, napakadaling gawin. Pero meron akong mga nilagay dito guys para gaganda ang water quality. So later i-share ko rin yan sa inyo. So ayan guys, after natin mag-feeding ng aking mga alagang live bearers, guppy, mollies, tetra. Yan. So ngayon ito, i-share ko sa inyo kung paano nyo malaman, okay, ang male tsaka female na blue polar na cichlid. So ang blue polar na cichlid guys, pwede mo siya ma-breed sa maliit lang na tank. Pwede mo siya ma-breed sa 5 gallons. Okay, so kahit maliit na tank, kaya-kaya nila mag-breed. So itong tank ko guys ay nasa 10 gallons na mataas. Ayan. Anyway, yung tubig niya mga kalahati lang. So nasa probably ito nasa 5 gallons currently ang laman ng tank na ito. Blue polar guys, madali siya i-breed, okay, madali siya padamihin, hindi siya masilan, okay, pwede mo siya ma-breed kahit walang aerator. And itong mga fry nila, pwede din maalagaan natin sa walang aerator na grow out tank. So kung gusto nyo mag-breed ng blue polar, ito talaga maganda blue polar. So sa blue polar guys, ang malaki ay ang male. Yan, mapansin nyo yan guys, kung mayroon kayong mga group of blue polar, for example, sampo, may mapansin ka doon, mayroong malalaki, mayroong maliit. So, ang malaki doon guys, ay sigurado yan na male na blue polar. And mayroon din mga traits yan, no, na malalaman mo na male talaga yan. So, una na traits ay malaki ang size. Yan. Pag malaki ang size, male yan. And wala siyang kulay pink sa may tiyan. Okay, so itong male guys, malaki tsaka walang kulay pink sa may tiyan niya banda, no, sa ilalim ng tiyan. Yan ay ibig sabihin ay male. And yung fins niya pala guys ay mahahaba. Ayan, tingnan nyo guys, yung fins niya mahahaba. Wala siyang kulay pink sa may tiyan. Ayan. And malaki ang size niya. Ayan o, walang kulay pink. Well, ito naman guys, ang female. Ayan, maliit ang size ng female. So, kung sa group na yan siya, okay, for example, mayroon kang group of 10 na blue polar, mayroon doon mga maliliit. Same sila pinanganak, pero mayroon malalaki, maliliit. And mostly, ang malaliit guys, ay female na blue polar. Sa fins naman guys, ang fins ng female ay hindi ganun kahaba katulad sa male na blue polar. And kung mapansin nyo yan guys, yun sa may tiyan niya, no, sa ilalim ng kanyang tiyan, okay, dito banda sa ilalim, mayroon kulay pink yan. Yan. Hindi naman talaga siya defined talaga na pink, pero may makita ka dyan, may mapansin ka dyan na kulay pink. Ayan guys, oh, may kulay pink siya. Yan. So ibig sabihin yan ay female yan siya na blue
ular. So ganun lang guys, kadali no, mag-determine ng male saka female na blue polar. So tandaan nyo lang, pag male na blue polar, malaki ang size niya, mahaba ang fins, at saka wala siyang kulay pink no, sa ilalim ng kanyang tiyan. While ang female na blue polar naman ay maliit ang size niya, maliit din ang mga fins niya, and mayroon siyang pink na kulay sa ilalim ng kanyang tiyan. So kung maka-avail kayo ng maliliit na blue polar, hindi pa natin ma-determine yung gender nila. So kailangan magbili ka ng probably 10 pieces of blue polar. Then alagaan nyo yan siya, palakihin nyo, and darating din ang time, okay, probably mga 3 to 4 months. Okay, for example, nakabili ka ng maliit na blue polar from the pet shop, alagaan mo siya 3 to 4 months. After that, ma-determine mo na, makita na natin, okay, ang gender ng blue polar. So, ayan guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to click the like and share button. At kung bago ka pa lang sa channel ko at hilig mo mag-breed ng mga iba't ibang klaseng ornamental fish, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again, thank you so much for watching and see you on my next adventure.